Good morning mga Kagri. Welcome na naman sa aming bagong episode na Kagri, ikaw ang bida. So ngayon mga Kagri, for today's vlog, tayo po ay mag approach grafting ng rambutan. Ito mga Kagri ay galing po ito sa napulot lang po natin itong seeds na ito. So hindi po tayo sure kung anong variety ito. Hindi ko natin alam kung ito'y matamis ba. So wala tayong idea kung ito'y native, kung anong variety. So nakuha lang natin ito. So ang gagawin natin mga Kagri ngayong araw ay i-approach grafting natin ito sa alam nating masarap ang bunga at matamis, tapos ay tuklapin. Dahil itong punong ito mga Kagri, ito'y maasim, ito'y sipsipin. Kaya mayroon tayong pagdadalhan ito na isang sa mother tree na kung saan alam natin na masarap yung kanyang bunga. So samahan nyo ako at gagawin natin ang approach grafting. Disclaimer lang pala mga Kagri, tayo po ay hindi eksperto sa ganitong larangan at tatry natin dahil kung ito'y hintay nating mamunga, it takes baka mga 10 to 15 years. So matanda na tayo mga Kagri. So gagawin natin mga Kagri para maabutan natin bunga. Ito'y ikakapit natin sa mother tree na kung saan alam natin na masarap. Natikman natin yung bunga niya. Ito mga Kagri, tatalian lang natin itong ating rootstock para pag ikapit natin ito sa mother tree ay paghanginin man ay hindi po mabali ang sanga ng ating mother tree. So tatalian lang natin ito sa puno niya ng rootstock para matatag siya pag ikinapit natin ito sa mother tree at hindi mabali yung sanga. Yan, tatalian din natin itong isa. Yan, ganun din. So anong ginawa natin sa unang seeds ay ganun din natin gawin, paikot, pailalim. Tapos nito mga Kagri ay itali natin sa matibay na sanga doon sa mother tree. Yan mga Kagri, so nandito na po tayo sa puno kung saan ay ito ay talagang masarap, matamis po ito at saka tuklapin. So hahanap po tayo ng sanga na kung saan doon natin ikakapit yung ating rootstock. So may napansin tayo, ito ang medyo maganda mga Kagri, ito ang tuwid, so dito natin ikakapit. Una, babalatan natin mga 2 inches mga Kagri. Tapos dahil gagawin natin ay double rootstock, so babalatan din natin sa kabila. Yan, kabilaan na siya. Tapos ay dito na natin ikakapit yung ating yung rootstock. Yung ating kaninang dalawang pirasong galing sa seeds. Yan, ito na mga Kagri. Handa na po siya. Binalatan na natin yung kabila. At isi-set up na rin po natin yung ating rootstock. So ito yung galing sa rootstock. Itatapat lang din po natin sa kinat natin sa kabila. Tapos ito din naman ang isa. So mga Kagri, double rootstock pala ang gagawin natin. Yan, double rootstock. Pwede din naman mga Kagri na single rootstock, pero itry natin itong double rootstock para dalawa ang mapagkukunan ng vitamina o dalawang sisip-sip sa isang puno.
ginawa natin ganitong paraan mga ka-agri dahil tayo po ay may edad na. Kung hihintayin pa natin itong ating tinanim na galing sa seeds na wala din tayong kasiguruhan kung ito ay masarap ba o matamis dahil ito'y napulot lang po natin sa basurahan, pinatubo natin. Ito ang ating technology ang gagawin para mapadali o mga ilang taon lang ay maabutan pa natin ang bunga na ating ginawang tanim. So ito mga ka-agri ay panarili lamang natin. So kung pansarili lamang, gagawa natin ng paraan para maabutan pa natin yung bunga ng ating tinanim. So kung hindi natin gagawin ito, aabot ito ng hanggang matitikman siguro natin baka more or less 15 years, 10 to 15 years bago mamunga ang prutas na ating tanim. Kaya ginawan po natin ang paraan na mapadali, mapa-shortcut. At itong punong ito ay namunga na at natikman na rin natin. Napakasarap mga ka-agri ang bunga nito. Hindi man natin alam ang variety ng rambutan na ito, pero sigurado tayo na ito'y masarap dahil ilang beses na tayong nakaani dito. So itatry natin ang ganitong paraan, approach grafting. Pwede rin naman cliff grafting, pero itong weighing ito ang pinaka the best way para napakalaki ang porsyento nito na mabuhay dahil hindi po natin ikakat ang sayo nito, ang sanga. Ito ay kinakapit lang natin siya dito sa mother tree at hindi din naman natin pinutol yung rootstock. So pareho silang buhay ang galing sa mother tree, buhay din itong galing sa rootstock. Yan mga ka-agri, ating babawasan ng kaunti yan para magtapat talaga sila balat to balat, tapos ay tatalian natin mga ka-agri. Ituloy natin mga ka-agri, tuloy lang po kayo. Disclaimer pala mga ka-agri, no? Tayo po ay hindi eksperto sa ganitong bagay, pero gagawa natin ng experiment para matikman pa natin ang magiging bunga ng ating tanim. Dahil sa edad ko ngayon mga ka-agri, kung ngayon lang ako magtatanim, baka hindi ko naabutin ang bunga ng ating tinanim na prutas. Kaya ito ang shortcut method. Siguro mga 5 years, mapaiksi natin. Mga 5 years, mamumunga na ito. So, after ng a week, ay babalatan po natin mga ka-agri itong galing sa rootstock. Babalatan natin ng sanga para yung mother tree ay didepende na dun sa ating rootstock. Utay-utay natin babalatan. Babalatan din natin yung ilalim nito, para unti-unti didepende siya dito sa ating ikinapit. Yan, ikot-ikot lang mga ka-agri. Yan, atin lang yung babalutin. Itong ginamit ko mga ka-agri ay napulot lang din ito mga ka-agri. Ito ay straw. Ito yung pantali na tinali sa box. At ito'y puro po tayo mga recycled materials ang gagamitin mga ka-agri. Yan, dahil wala po tayong kakayanang bumili ng mga gamit pang grafting. Lahat po mga ka-agri na ating ginamit ay mga recycled materials na pinahingian lang at pinulot lang natin. Yan ang resulta mga ka-agri. Ganyan na siya. Yan. Tapos itatali natin yan. Babalatan natin ito sa part na ito. After a week. Tapos sa ilalim din, babalatan din natin yung mother. Yan, yung mother tree na dyan galing. So, babalatan natin itong ilalim na ito. Para nagdidepende na lang siya sa rootstock na dalawa. Yan. Yan, kung ikaw ay bago lang po sa aking YouTube channel, please subscribe at pindutin mo na rin po ang notification bell para lagi kang updated sa mga gagawin nating video. Yan mga ka-agri,
Kung kayo po ay may ibang idea kung paano pabuhayin ang approach grafting na 100%, paki-comment down below na lang po sa ating comment section para may bahagi natin sa ating kapwa manunood, sa ating taga-subaybay dito sa ating munting YouTube channel. Once again, ako ang inyong ka-agri at ikaw ang bida. Thank you for watching. Dion Xavier TV.